Good morning! Ang aga ko ngayon kasi punta tayo sa isang endorsement na ipapalabas, newest endorsement ni Miss AiAi Delas Alas. So, mga nyo, nag-eyeglasses ako kasi may kuliti ako dito and hindi ako naka-foundation yan. Mamaya pakita ko sa inyo kung yung ginamit ko. Yung ano lang to, Saletec na CC powder. Yan, di ba mukhang naka-foundation, no? Pang mga quick, ano, madalian lang kasi ang aga ngayon eh. So, see you later! Get an endorser. Kasi nga po, si Pitalicious is a family-owned business. So, mag-asawa pong si Brian, saka si Jillian po. So, sariling timpla nila yan, yung meat. So, sa po, matikman nyo later po. Ang naging reason po namin is si Miss Ai po kasi is family-oriented. So, naniniwala kami na pag kumuha kami ng mother, and magkakaroon ng touch yung ambassadress natin ng pagiging nanay. So, yung connect yung followers ni Miss AiAi eh, diretso pwedeng mag-franchise din sa atin. Hello. And for Miss AiAi naman po, what made you say yes na nung ano in-offer sa inyo na mag-endorse kayo for Pitalicious? Bukod sa any ano naman product na ini-endorse ko, always naniniwala ako doon sa produkto. Kaya tinanggap ko to kasi bukod sa ano siya, mababait yung may-ari and family-oriented, napakasarap talaga yung Pitalicious. Totoo yan, hindi dahil sa ako yung nag-endorse. Masarap siya talaga. Hindi siya malangis, tapos swabbing-swabbing yung anghang niya pag gusto nyo. And yun, naniniwala ako dun sa product. Thank you po. At your press con yesterday too, nakaka-overwhelmed din ba po Miss AiAi na parang ang dami-daming products na naniniwala sa inyo, ang dami rin, you know, producers who kept on producing your movies. Is that something that you prayed for? Oo, every time. Every time yan ang parati kong dinadasal na sana Lord, huwag po ako mawala ng trabaho para dun sa mga tinutulungan ko para sa pamilya ko. And dun po sa mga lahat na tumukol sa akin ng endorsement, lahat silang pinagdadasal ko. As in talaga lahat. Yung isa-isa, pati pangalan nila, pati yung product, pati yung may-ari. At saka, every time talaga kasama sila sa prayers ko na sana huwag ako mawala ng trabaho kasi bukod sa mahal na mahal ko yung trabaho ko, masarap yung marami ka parating blessings kasi nasi-share mo rin tong blessings mo sa ibang tao. Karin po ba kayong ang mangyari po ba is magkakaroon na rin po kayo ng sarili ninyong business? Oo, meron na pong isa. Wow, that's na nice. Na Pitalicious, yes. So, magiging... I love it. Yes. Ganito na po ba ang trust ninyo na medyo mag-delve into businesses na po kayo? Oo, kasi meron, bukod dito, meron pa akong isang food din. Pero kay Gerald naman yun. Mm-hmm. Although, malayo naman yun. Ano yun, tungkol sa Baksilog naman yun. And meron din kami, yung restaurant namin, nabuhay ulit ng iSarap, but this time, iSarap Express na siya. Parang, ano na siya, kung alam niyo yung sa Amerika, pero hindi ganun, may twist na ganun, pero parang ganun yung mangyayari, yung Panda Express. Parang ganun siya, pero with a twist. Kasi ang Panda Express is Chinese lang eh. Kami, feel Chinese, feel Thai, feel Japanese. So, hi, Miss AiAi. Congratulations po. Since we all know that you're on a special diet naman po, di ba? Paano niyo po marirekomenda ang Pitalicious yung warma? So, yes. Actually, yun din yung sinabi ko. Kumain na rin ako ng meat kasi gusto kong, di ba, sabi ko nga, bago ko talaga super i-endorse yung produkto, naniniwala ako na masarap siya. And sabi ko din doon sa may-ari, since ako is into organic din, maglalabas ako ng organic beef and organic chicken na Pitalicious. 35th na franchisers. Ayun. So dumadami. Tapos yun nga, we had this event nung weekend. Marami rin kaming sign up. So thank you talaga kami. Thankful kami kay Miss AiAi kasi nakatulong sa pag-push ng paghatak ng mga business owners. Halos lahat na nag-sign in, mga first-time parents, tapos o kaya newlyweds, tapos meron din tayong mga college students na
yung ipon nila, dito nila ilalagay. Ganun siya. Can you actually succeed in their businesses? In every ano naman, endeavors natin, in business, lahat sa trabaho, sa pamilya, unang-una kailangan natin ang puso at time. Yun ang natutunan ko sa business. Parang baby yan na parati nating iingatan, papalakihin natin siya, aalagaan natin siya. Kumbaga, sa isang baby, kapag hindi mo inalagaan, nagkakasakit, hindi ba? Kahit halaman, ganun din. Hanggang sa dumating yung panahon na pag sobrang pinabayaan mo, mamamatay yung halaman. Ganun din ang negosyo. Kailangan tutok na tutok ka at talagang by heart kailangan tutukan mo yung negosyo mo para lalo itong lumaki, lalo itong lumabong at dadami pa at dadami yung negosyo mo.